Si Myles Powell, na binansagan ng power man dito sa PBA, ng Tagalog doon, parang ang lakas ng power mo, nangangagat. 6'2 guards na ginamit talaga ng Bay Area Dragon bilang import sa PBA Commissioner's Cup, imbes na mas malaking si Andrew Nicholson. Pero base kasi sa report ay hindi pwedeng magsabay yung dalawang import na yon para sa Bay Area. At dito nga muna binigay kay Powell na umiscore ng 46 points versus Blackwater. So, ikorek ko lang, 41 points ang ginawa nitong si Powell. Mas okay na kasi yung sobra kaysa kulang. Maganda rin sigurong nickname yung Mabuhay Myles kasi nga nandito sa Pilipinas at saka baka may perks. Siya din ang gagamitin ng Bay Area versus Northport, Phoenix at Converge bilang import. Sa report din, kapag Ginebra, Terra Firma, Meralco at San Miguel ay si Andrew Nicholson ang magiging import. Base kasi kay Commissioner Willie Marshall, ito yung napagkasundo ng mga teams dahil nga hindi sila pwedeng magsabay ng import. Yung isa pa nga lang ang lakas na eh. Pero itong si Andrew Nicholson, magaling din na player to sa NBA dati at kahit nung kanyang college days. Pero yung Myles Powell, ibang level talaga yun. Maganda sanang tapatan yung Brownlee at itong Powell kung Ginebra at Bay Area yung magtatapat. Si Powell din kasi yung player dati ng Sixers last season pero mostly naglaro siya sa G League. Dekalibring player yan sa college. Kung nabigyan talaga din ng magandang playing time sa NBA, baka naging isang rotational player din sa Philadelphia. Kaso nga, naging undrafted siya noong 2020. Pero merong kasing kwento yon kung bakit ganun. Si Myles Powell din ang nanalo ng 2020 ng Jerry West Award, Big East Player of the Year, naging most improved player din sa college na meron siyang career average sa Seton Hall na 17 points, 3 rebounds, 2 assists at 1 steal per game. Sa last 2 years niya sa college ay meron pa siyang average na 22 points, 4 rebounds at almost 3 assists per game. Naging part din siya ng national team dati para sa FIBA qualifiers ng USA. So kung ganun siya kagaling, eh bakit hindi nagtagal sa NBA? So napaliwanag ko na sa inyo dati yung mga senaryo ng mga players para ma-draft. Una nga dyan yung edad. 20 plus na kasi siya nung sumali. Pangalawa, yung sinasabi ko pang blackball ng mga players. Na nagawa ko na yan kay Kai Soto na episode. Si Myles Powell kasi dati nag-file ng kaso sa kanyang team na Seton Hall University na ang kaso na yon ay patungkol sa kanyang former coach at director ng sports medicine ng kanilang school na si Tony Testa. Ang ginawa kasi dati, pinaglaro itong si Myles Powell na meron siyang torn meniscus injury sa kanang tuhod. Pero ang sinabi ng medical team nila ay minor injury lang yun. Ito yung mga 2019 hanggang 2020 season na meron pa siyang average niyan na 21 points per game. Na-dismiss naman yung kasong final itong si Myles Powell pero dahil sa report na yon na meron siyang torn meniscus injury at hindi minor lang, dito siya iniwasan ng mga teams noong 2020 para ma-draft at naging undrafted nga lang siya. Nakakuha lang siya ng minor contract at dito siya napunta sa Bay Area Dragon na ngayon naglalaro sa PBA bilang guest team. Kaya mas okay sana kung magtatapat yung Ginebra at Bay Area, si Myles Powell yung maging import dahil bakbakan talaga dito si Brownlee at itong si Powell dahil pareha silang scorer talaga. Sa malamang merong magsasabing scorer lang bakbakan na, pero ito kasi yan, si Brownlee galing St. John, si Powell galing Seton Hall. Sa USNCAA, rival yan dalawang school na yan, kaya merong backstory. Hindi nga lang nag-abot yung dalawa, pero yung pinanggalingan nilang school, merong history ng rivalry.